Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Makikita na po sana sa inyo si Jenny pansamantala. Bakit? Pinalayas ko kasi ako ng lola ko eh. Ewan ko ba kay Doña Alicia na yun? Alicia? Alicia La Peña ho. Anak ka ni Olivia? Hello, Sheryl. Hello. Si Alicia makukulong na. Toko, si Jenny na naman malilintikan dyan eh. Bakit? Ano nangyari? Pinalayas ko kasi siya. Ha? Sino ba kasi kausap mo? Si Aling Olivia. Ano daw kailangan niya? Jenny, makukulong ang lola mo. Si Lola? Naku, Miss Jen. Pinatake siya nung pangatapos kanyang palayasin. I'm sorry. Makita mo ang epekto ng ginawa mo sa akin. Please forgive me. Lola, I'll do anything. Babawi po ako, please. Hanggang kailan ba tayong ganito ang dalawa, ha? Dahil na naman ba dun sa Olivia yon, sa babae yon? Paano naman ako, Dante? Maawa ka naman. Simula't sabol, alam mong si Olivia ang mahal ko. Kung hindi mo kami pinaglayo, hindi tayo magkakaganito. May bisita ka. Aling Olivia. Sige, umupo ka. Aling Olivia, gusto ko rin akong mag-sorry sa inyo. Para saan? Para dun mo sa nagawa ng nanay ko. Nanay mo? Bakit? Sino bang nanay mo? Si Lani San Juan po. Nanay mo si Lani? Si Lani na kapatid ko? Sheryl? Pamangkin kita. Alam ko ho na si Nanay ang naglaglag sa inyo kay Doña Alicia. Pero kung alam niyo lang ako kung ano yung naging buhay niya. Kaya pala ang gaan-gaan na pakiramdam ko sa'yo. Kaya nga na rin yung pamilya mo eh. Para tulungan kang itama yung mga mali. Sana akong gustong ipakiusap sa inyo. Ano yun? Yung tungkol ko kay tatay. Gusto ko lang humalaman yung totoo. Ano ho bang namamagitan sa inyo ni tatay? Minahal namin ang isa't isa. Pero may mga pangyayaring hindi namin inaasahan. Kinailangan kong magpakasal sa iba. Kung mahal niyo yung isa't isa, bakit ninyo kailangan magpakasal sa iba? Pasensya na ho kayo. Kailangan ko lang ho talagang malaman eh. Dahil ano? Dahil mahal ni Lani si Dante. At naghiwalay na kami. Ano ho? Anong tinago nila ni mga sulat sa akin ni Dante. Akala ko nakalimutan lang niya yung mapangako niya sa akin, Sheryl. Kaya nagpakasal ako sa iba. Paano nagawa ni Nanay yun? Pero sa kabila noon, pinatawad ko na ang nanay mo.
pala ganun na lang yung galit ni tatay kay nanay. Mahal niyo pa rin po ba ang tatay ko? Hindi lang ako kasi kayong nasasaktan sa mga nangyayari. Akala ko noon, kaya nagiging ganun yung nanay ko kasi wala yung tatay ko. Pero kahit ngayon na nandito na si tatay, nakikita ko pa rin nasasaktan yung nanay ko eh. Hindi lang ho si tatay ang kailangan ni nanay. Kailangan ho ni nanay na mahalin siya ni tatay. Sheryl, hindi ko hawak ang puso ng tatay mo. Alam ko ho yun. Pero pwede ho sana layuan niya yung tatay ko. Hindi naman ako nakikipagkita kay Dante. Ngayon ko lang din siya nakita. Pero mahal pa rin niya kayo. Ipangako niyo po sa akin. Aling Olivia. Hindi ko hawak ko anong mga mangyayari, Sheryl. Pero alam kong hindi ko ahabulin ng tatay mo kung para lang sa sarili ko. Pero hindi ko rin mahahayaan may sumira ulit sa pamilya ko. Hayaan niyo, Tay Dante. Tutulungan ho namin kayong itama ang dapat na itama. O, parang Dante, tama si Niko. Tutulungan ka namin. Kaya huwag ka nang mamroblema dyan. Oo nga ho. Tsaka, huwag na kayong mag-imo-imo dyan. Anong imo? Emotional ho. Yun, emotional. Talaga, emotional lang. Kaya ikaw, huwag mo akong gagayahin. Wala nang pinatunguhan ng buhay ko. Alam mo, Olivia, eh, kahit ako naman eh. Naguguluhan ako sa pagsubaybay sa buhay mo eh. Unang-una, nilalaglag ka ng kapatid mo. Tapos, yung dating jowa mo, bumabalik sa'yo. Etong si Sheryl, nakasakasama natin, pamangkin mo pala. Di ba ang gulo-gulo? Gusto ni Sheryl, umiwas ako kay Dante. Anong sabi mo? Christine, hindi ko yun may pangako kay Sheryl. Ibig mo sabihin, Olivia, mahal mo pa si Dante. Siya ang ama ni Jenny.
Hindi ko man siya maipakilala kay Jenny ngayon. Dadating ang araw pag okay na kami. Kakailanganin din niya malaman na totoo kung sino siya. Na si Dante ang totoo niyang ama. Kung mangangako ako kay Sheryl, nalalayuan ko si Dante. Paano naman si Jenny? Siya naman ang mawawala ng ama. Alam mo, Olivia, naiintindihan naman kita eh. Kaya lang, sa totoo lang, parang mas okay pa ang buhay mo nung nasa loob tayo ng kulungan eh. Siguraduhin niyo walang papasok sa kwarto ni Lola, ha? Kailangan niyo magpahinga yan, nabilin ng doktor. Opo, ma'am. Kahit si attorney, huwag mong papapasukin. Sige. Hello? I-postpone niyo na muna yan today. May sakit si Lola, hindi siya makapasok. Okay. Hello? Oh, I'm sorry. Lola can't come to the office today. She's sick. Yes. Okay, thank you. Cancel niyo na nga yung presentation na yan today. May sakit si Lola. I know, but she's sick. Fine. Ako na lang ang pupunta. Mr. Rojas, I hope you understand that my Lola is sick. Pero sigurado naman ako sa pagbabalik niya, ayusin naman niya lahat ng dapat ayusin. Ilang buwan nang nagpipikit ang union sa labas. Ano nang balak niya? Parang sa personal lang na buhay niya siya busy. Mrs. Ramos, I can assure you, my Lola is studying their concerns, lalo na ngayon sa kondisyon ng kumpanya. Pinag-aaralan lang niya ang mga demands nila. Pero sayang ang oras. Jenny, Iha. Di ba yan ang proposal ng present nyo last time? Hindi pwedeng kulang ang kapagkainan. LP Foods. Bringing families together. I don't believe this. Sino ang ahas sa kumpanyang ito? Naku, Ma'am Jen. Hindi ho ba yan yung laman na nawala niyong USB? Baka nakuha ng kalaban. See? Hindi na ba mantayan ni Alicia ang mga projects natin? Wala akong kinalaman si Lola dito. This was my fault. Excuse me. How can we ever hope to possibly recover from this loss? Ang kakapal ng mga mukha nyo. Mga magnanakaw kayo. Hindi na kayo naawa kay Lola? She's sick, tapos nakikidagdag pa kayo?
hindi nyo kami mapapabagsak ni Lola. Hi, Sherin. Ano, paupo ka? Ito ang mga gamot na kailanganin ng tatay mo. Patulog, kapag hindi siya makatulog sa gabi. Pampakal na, meron din. Lahat na niya para sa post-traumatic stress disorder ng tatay mo. Ano? Ito yung tawag natin sa nangyayari sa isang tao na may pinagdaanan na matinding trauma. Lagi hong binabangungot yung tatay ko. Kasama ko ba yun sa pinagdadaanan niya? Oo. Kasi patuloy na bumabalik yung pinagdadaanan niya. At dahil dito, nawalan siya ng tiwala sa mga tao. Hirap siya makipag-usap, may initin ng ulo, walang pasensya. Kakailanganin niya ng pangunawa niya. Kaya kailangan ka ng tatay mo ngayon. Kayo. Nabalik na naman kayo sa pag-iinom? Nandiyan na si tatay, ah. Andito nga tatay mo, di ba? Pero bakit wala siya dito sa bahay natin, Sheryl? Ano naman ho siya uuwi kung ganyan kayo? Kahit di naman ako ganito, hindi naman uuwi yun, eh. Wala naman pagbabago. Hindi naman ho ako, eh. Wala ka naman, Sylvie. Hindi mo naman mapapauwi, tatay mo dito. Wala ka naman, Sylvie. Ay, ayoko yan. Gusto ko na nga alak! Pasensya na kayo, Taya. Huwag ko kayong mag-alala. May himas-masan din yung si nanay. Wala kang haasahan sa nanay mo.
Anak, wala pala kayo. Dapat ikatakot ni Sheryl eh. Hindi mo naman, botong-boto pala sa'yo yung tatay niya. Ingatay eh. Sabi ni tayo Dante, huwag na akong gagaya sa kanya. Walang narating. Maging boto pa kaya sa akin? Eh, wala naman naman yung pagmamalaki. Hindi ako nakapagkuleyo. Magtutubig lang ako. Papakayan kay Sheryl. Ikaw naman ngayon ang naging emo dyan. Diba? Nakapasa ka nga sa DepEd. Ibig sabihin, hindi ka na mag-high school. Next sem, makakapasok ka na. Huwag ka na malungkot. Sandali lang tayo, ha? Oh, Niko, hindi ka pa ba uwi sa atin? Pupuntahan lang ho ako. Sige, mag-ingat ka. Get out of here. Oo na, ikaw na si Miss Problematic. At ako naman ang runner-up. Pero di ba ikaw naman ang nagsabi na pwede namang mag-day off sa problema? Pwede naman tayo mag-time out. Kasi si Nani... I won't take no for an answer. Wala naman palang kwento itong rehab na yun. Rehab? Dinala ni Sheryl sa rehab itong si Lani. Sa pag-inom-inom nito lagi ng alak eh. Kasi nga, mula nung umalis ka, lagi na naglalasing itong si Lani. Kaya yung anak mo, si Sheryl, kung saan pumupunta para lang magagalap ng pera. Para lang mapagamot mo si Lani. Buti na nga lang, wise tsaka abilidad yung anak mo. Paano siya nakakapag-aral? Papagsabay naman niya. Kaso nga rin, yung pagkakaalam ko, yung ulan niya pinagtrabahoan. Nag-full-time siya. Tapos naubos rin yung pera niya dahil sa pagpapagamot ni Lani. Kaya yung napatigil din siya sa pag-aaral. Nagawa ako. Hindi ko talaga sinasadya. Ano hindi mo sinasadya? Hindi ko makontrol yung sarili ko. Anong ginawa mo, Dante? Si Lani. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Nasaktan ko si Lani. Hindi ko sinasadya, Olivia. Nasaktan ko si Lani. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Anong ginawa mo kay Lani? Anong ginawa mo kay Lani, ha? Anong ginawa mo sa kapatid ko?